Cycling Chef po, magandang araw sa inyong lahat. Welcome back to my vlog. Road bike po tayo ngayon, mga kapadyak. Namiss ko mag-road bike. Pupunta tayo ng Clark. Doon natin gagawin yung workout natin for today. Shout out Team On Triathlon kay Coach Mike. Shout out sa iyo. I'm going to do the 2-hour recovery ride with tempo increases. Recovery ride lang tayo ngayon. Medyo nakakatamad kasing gawin sa trainers. Hindi naman nakakatamad, medyo nakakainip lang kasi 2 hours yung recovery ride natin. At the same time, miss ko na rin talagang sakyan yung road bike ko at itetest din natin yung gulong natin, yung bago nating rim set. At itetest din natin kasi first time kong mag-tubeless setup sa road bike. I have the new D45 model of Loon Hyper from Windspace. And 2023 model na rim set nila. Shoutout nga pala CF Cycling Performance, Windspace Philippines. Salamat sa discount for helping me to get this good rim set. I-reviewin natin siya in the future, pero syempre kailangan natin niyang ma-ride ng maraming beses para makapagbigay tayo ng justice, no? Pero for the meantime, ano lang muna, kumbaga first impression, makapagbigay na tayo ng idea. Baka sakali merong gustong tumingin ng rim set na to, available siya sa CF Cycling Performance. You can also check Pedalane PH. Shoutout din kay Sir Cedric. He helped me to set up the tubeless, no? Doon ko na pinaset up sa kanya yan, doon sa shop niya. Visit Pedalane PH, mga kapadyak. So yun, ensayo muna tayo, tapos pakita ko rin sa inyo tong rim set na to, mga kapadyak. Let's go! Setup ka pala sa road bike, since ang tire pressure ko is around 73 and 75, 73 at the front, 75 at the back, eh medyo komportable siya, less ang tagtag. Okay guys, let's go to the technical specification ng rims. Yung Hyper D45 is 46mm front, 54mm rear, 21mm internal width, 27.6 naman yung kanyang external width. Tapos carbon spokes po ito, mga kapadyak. Syempre, ceramic bearings. Tubeless ready. Compatible din siya, pwedeng gamitin sa clincher. Yung optimized na tires na magagamit nyo para sa rims na to is 25 to 28 mm tires. Pero since yung internal rim width niya is 21 mm, tapos yung external niya is almost 28 mm, pwede to kahit yung mga pang gravel tires na slick like 700x35C or yung mga pang cyclocross, pwede rin, mga kapadyak. Yun nga guys, ang isa sa nagustuhan ko sa bago nilang lineup ng rims. Yung internal width nila from
19mm, naging 21mm. Tapos dun sa mga offerings nila sa kanilang lineup na 2023 model ng kanilang mga rims, eh available na ito sa mga rim version at saka disc version. Yung D45 stands for disc brake. Malapad siya, kaya it can withstand the mga crosswind. Kaya ngayon malakas yung hangin. Hindi ko ramdam masyado yung mga hangin na tumatama nang sa gulong. Komportable yung yung gulong na to. Lalo na pagka naka-tubeless eh. Ang laki ng difference pagka hindi ka naka-tubeless. Sa tubeless kasi naibababa mo yung tire pressure. Tapos dun sa mga uneven surface ng road, komportable siya. First impression dun sa rims, ayos siya eh, kasi gaya nga ng nabanggit ko kanina, malapad kasi siya eh. Tapos yung depth niya sakto lang, 45mm sa harapan, 54 sa likod. So basically ang pinalitan nito yung 50mm nila dati. Now ginawa nila 45 sa harapan tapos 54 sa likod. Best of both worlds. Okay siyang i-climb, okay din siya sa patag. Tapos yung nabanggit ko kanina, malapad, ibig sabihin yung rim accommodation, yung tire accommodation maganda. Okay na okay siya. Gamit ko 28 700 by 28C. Siguro kung hanggang 32C maganda pa rin ito. Baka maitatanong nyo guys with regard sa comparison with the previous version o previous model, wala po akong idea kasi hindi ko naman nasubukan at hindi ko pa na-try yung 2020 version po nila ng Windspace. Well anyway, ito pa lang naman yung aking masusubukan na Windspace rimset at ang masasabi ko, first impression is it did not disappoint me at ito talaga yung kailangan kong rimset para sa style ng aking riding mga kapadyak.
With regards naman sa price, please contact Pedalane PH, CF Cycling Performance, also sa Cycles and Bruna rin dito sa Pampanga. Nabutan pa rin ang ulan. Malas. Bale, malapit na tayo sa sasakyan, guys. And that's it, guys. If you like this video, please give it a thumbs up. At kung hindi pa po kayo nakasubscribe, please do subscribe on my channel. O nga pala, guys, malapit na tayo mag 30,000 subscribers. Kasi 28,600 na po tayo. Kalimutan na natin yung 29,000. Let's go for 30,000 subscriber, mga kapatyan. Remember, ride safe, eat healthy. God bless you all. This is the Cycling Chef.